So yun, mag-vlog na naman tayo. So yun, kung makikita niya sa thumbnail, syempre. So yun, kung makikita, so yun, kung nakita niya sa thumbnail, magiging... So yun, kung makikita niya sa thumbnail, I will be your professor for today. I will be your teacher for today. Kasi, I'm gonna teach you how to doggy. Then yun, so i-explain ko na sa inyo yung pinagkaiba ng output tsaka input devices. So yung output tsaka input devices, tinatawag silang peripheral devices. So yung peripheral devices, ginagamit to para matransfer yung information na gusto mo sa isa pang device. So, ayun. Okay. So, ito yung mga example ng mga input devices. Explain ko yan. Yan, nandito sila. Hindi ko sila nakakita ngayon, pero kayo makikita nyo kasi na-edit ko na. So, yung input devices, ito yung mga command devices or yung mga tutulong sa'yo para mangyari yung mga gusto mong gawin sa computer mo. Like, kunyari yung keyboard, pipindot ka ng mga letters tapos lalabas sa monitor yung mga letters na pinindot mo. Or yung mga special keys para makapagbigay ng shortcuts or commands sa computer mo. Yung pointing device, tutulungan ka nito para may ma-move kang object or something sa computer mo, sa monitor mo. Or kung may gusto kang i-click na button sa monitor mo. Example ng pointing device, mouse, joystick, game controller, tapos Wacom. Yung Wacom, ayun yung ginagamit sa pangpirma tapos lalabas sa screen, ganun. Or kung gusto mo handwritten, yung lalabas sa screen, ganun. Ayun yung gagamitin mo. Scanner, ito yung device na ginagamit para may scan yung documents, pictures, and tapos lalabas sa monitor mo. Kumbaga, i-scan mo yung hard copy tapos lalabas sa screen, so bali maging soft copy na siya. Tapos webcam, yung camera sa computer mo. Tapos microphone, syempre. Tapos CD-ROM or DVD-ROM. So ayun yung mga saksakan ng CD sa computer mo. So yun, sa output devices na tayo. So yun, ito sila. Ito yung mga example ng output devices. Hindi ko sila nakakita ulit ngayon, pero kayo makakita nyo. So yung output devices, ito yung magdi-display ng information sa binigay mong command sa input devices. Kumbaga, ito yung receiver ng input devices. So, kumbaga, sa input devices manggaling lahat ng information. Tapos, tatanggapin lang yun ni output devices. Kunyari, for example, nakipag-away ako. Tapos, may sinapak ako. So, kanino nang gagaling sapak? Sa akin. So, ako yung input devices. Tapos, yung sinapak ko, yung magsisilbing output devices. So example ng output devices, monitors and display. Ayan yung magdi-display ng information nga sa gusto mong gawin. So yung printers, ayun yung magpo-produce ng hard copy para maipasa mo sa teacher mo ng actual paper. Tapos speaker, syempre alam na natin yan. Ayun yung nagpo-produce ng sound. Yan, ilalabas niya yung information. So yun, gets niyo na ba yung pinagkaiba ng output tsaka input devices? So yun, since naging professor yun naman din ako ngayon, syempre hindi ko kayo babagsak. Cut classes ka ba? Pasado ka! Palagi ka bang absent? Pasado ka! Tulog ka ba ng tulog sa klase ko? Pasado ka! So yun, hindi ko kayo babagsak para walang mangopya na student ko. Pasado ka! Kasi kaya lang naman may nangangopyang student. Kasi natakot silang bumagsak. So para walang mangopya, hindi ko sila babagsak. So ako magdi-discuss lang ako, tapos bigay lang ako bigay ng mga activities. Pero mababa yung nakuha mong grades o hindi ka gumawa. Pasado ka! So nasa inyo na yun kung mag-aaral kayo hindi, no? So yun lang naman. Sana nag-gets nyo yung explanation ko sa output tsaka input devices. Sa peripheral devices. So yun. So yun, thank you sa
nakinig, thank you sa Tumapos. Channel to my subscribe. Pasado ka!